Tinamaan ako at sa braso, mabilis ko siyang sinugod. I pushed her but she stopped me. Sobrang lakas ang sampal niya kahit parang bumaligtad ang mundo ko. Kaya inis ko siyang sinipa dahilan para muntik na siyang mapahiga. You are a whore. Walang wala ka na kaya lahat ng akin kinukuha mo. You're the one who needs to grow up. Ganyan ka na simula nung nag-aaral pa tayo. You're so insecure. Sigaw niya habang umiiyak, kaya mas lalo pang umusbong ang galit ko. Look who's talking. Sigaw ko pero mabilis niya ako sinabunutan. I have the strong urge to fight back because I won't let her hurt me. Not now and never. Sinabunutan ko siya pabalik pero gigil na gigil siya at konting nainom kumpara sa akin kaya mas malakas siya ngayon. She pulled my hair strongly. Napasigaw ako sa sakit dahil halos nabunot ang buhok ko sa anit ko. Mga agaw ka, you're so thirsty. Galit ko siyang sinipa kahit nabitawan niya ako. Malakas ang sipa ko at wala akong pakialam na labi siya nasaktan. She started this. She stooped this low and I am not a coward. Monique, stop daydreaming. Kung gusto niyo ang relasyon ninyo, sana may pakialam siya. Sigaw ko kaya mas lalo pa siyang umiyak. Cry, I don't care. Masaktan ka hanggang gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Akmang susugurin niya ulit ako nang biglang bumukas ang pinto. Monique sobbed harder when she saw Wilson. Mas lalo ko ang inis na alam ko nagpapaawa na siya. She's acting like she's the victim when in fact she's the one who started it. Wilson, she hurt me. Umiiyak na sabi ni Monique at napaawang ang mga labi ko. Napairap lang din ako dahil sa inis. Monique! Galit na sigaw ko. Stop, let's go home. Wilson said but I'm not yet done here. Mabilis kong sinugod si Monique at malakas na sinampal. Wilson stopped me so I glared at him. Itong lalaking to? Fine, lunukin mo. Sigaw ko at saka tinulak si Wilson papunta kay Monique. Galit ako. Nanginig ako sa sobrang galit. Idagdag pang alak na nainom ko kaya hindi ako magdadalawang isip na patulan silang dalawa ngayon. Monique hugged Wilson's waist so I laughed sarcastically before going out. And Romeo saved his Juliet. Parang nawala lahat ng karasingan ko at galit na lang ang natira. Nakakayom ang kamao ko habang tuloy-tuloy ako naglalakad palabas ng bar. Pero bago pa ako makalabas, may humawak na sa palapulsuhan ko. Kaya galit ko siyang nilingon. I glared at him. In my car. He demanded so I scoffed. No way! Inis na sabi ko at saka sabiritang kumawala sa pagkakahawak ni Wilson. Naglakad akong mabilis tungo sa parking lot habang hinahanap ang susi ko sa bulsa ng pants na suot ko. Naiwan ko pa yata sa loob ng bag ko. Inis na sambit ko dahil naalala ko nasa loob ng kotse ko ang bag ko. Sadya ko yung iniwan kanina dahil baka mawala sa loob. But I think it's wrong. Paano ko uuwi ngayon? I can still drive. Inis kong hinanap ang kotse ko at ramdam ang pagsunod ni Wilson. Hindi ko siya pinansin. Halos mabaliw ako nang di maalala kung saan ko na-park ang kotse ko kanina. In my car, ipapakuha ko na lang kotse mo. Sabi niya at saka ko hinawakan ulit sa palapulsuhan. Shut up! Doon ka kay Monique? Inis na sigaw ko. Ramdam ko pa rin ang sakit ng sabunot niya. He did not let me go. Inis ko siyang binalingan at nakita kong inis sa mata ni Wilson. I rolled my eyes at him. He sighed like he's trying really hard to control his anger. Hinila niya ako papalapit sa kanya pero tinula ko na lang siya sa dibdib. Get off me! I will drive you home. Mahinaho na sabi niya. At sa pagkakataong to, muli ako nakaramdam ng hilo. Bigla, bumalik sa epekto ng alak sa katawan ko. Kaya nanghihina ko siyang tinulak habang umiiling ako. Stop! I heard his small curses. Itutulak ko ulit sana siya kaso naihino na talaga ako kaya't napakapit na lamang ako sa braso niya. Monique, she is just a fling? Tunog ines sa sambit ni Wilson kaya nangunot ang noo ko. No, she is your girlfriend. I insisted but he chuckled before carrying me in bridal style. Inayaan ko na kasi inaantok at nahihilo na ako. I rest my face on his chest and I slowly close my eyes. Research again. He said and that's the last thing I remembered because I became unconscious. Nang magising ako, kaagad kong naamoy ang mabangong amoy ng bulaklak na pamilyar sa akin pero hindi ko mapangalanan. Daan-daan kong binuksan ang mata ko at iyon na lamang ang gulat na makita ang lugar ko nasan ako ngayon. Where the hell am I? Daan-daan akong bumangon at doon ko napansin na kaiga ako sa isang napakalambot na kama. I roll my eyes around the huge room.
Ilang sandali pa ay naamoy ko ng isang pamilyar na bango. My eyes widened before looking at my body. I sighed when I found out that I'm still wearing my clothes. Biglang sumakit ang ulo ko kaya't napangawi ako. Akma akong bababa sa kama pero biglang bumukas ang pinto ng kwarto. My eyes widened when I saw Wilson entering the room without wearing his shirt. He is topless. Nasaan ako? Tanong ko kaagad pero tamad lang niya akong tinignan. We are not in a hotel. I knew it. Where am I? Bakit mo ako dinala dito? Tanong ko ulit habang nakatingala sa kanya. You are asleep? I don't know where you live. Sana iniwan mo na lang ako sa isang hotel? He scoffed. Do you prefer in a cheap hotel than in my penthouse? This is the penthouse. Mabilis akong tumayo mula sa kama. Kahit pa ang sakit ng ulo ko, I need to go home. Uuwi ako. Nasaan ang kotse ko? Mabilis pang sabi ko, pero wala siyang sinagot kaya't pumadyak ako sa sobrang inis. Bukas ka na umuwi. It's already 2 a.m. He said but I rolled my eyes. I don't care. Uuwi ako. Naglakad ako patungo sa pinto na pinasukan niya pero hindi ko yan mabuksan. May fingerprint detector. Inis ko ulit siyang binalingan na ngayon ay tamad nang nanonood sa akin. Open this! Sabi ko pero ni gumalaw si Wilson hindi ko magawa. Doon talaga nag-sink in sa utak ko ang sitwasyon namin ngayon. I am inside this room and we are alone. He is topless. Akala ba niya may mangyayari sa amin? No way! Uuwi na ako. Wilson! Sabi ko pero mahina siyang umiling. Bukas na, sabi niya kaya inis akong hila ang doorknob kaso biglang bumigay ang buong lugar. Napatalo naman ako sa gulat dahil sa biglang nangyari. What's happening? Gulat na tanong ko. You forced the lock. The security team will be here later because of that. Sabi niya kahit nanlaki lalo ang mata ko. Where the hell is this place? Daan-daan niyang kinuha ang phone ko. Nakapatong sa bedside table at kaagad na tumawag gamit iyon. Where is this place? Hindi ko ulit nahawakan ang doorknob dahil baka tumunog na naman. This is crazy. Sobrang high-tech ng lugar na to. Yes, do not bother coming here. Dinig kong sambit ito bago binaba ang tawag. Buksan mo na kasi. Uuwi na ako. Sabi ko pero hindi niya ako pinansin kaya padabog ko siyang nilapitan. No, this is for hangover. Sabi niya na parang walang pakialam sa gusto dahil iniabot niya sa akin ng isang gamot. Inis kong kinuha yon pero mabilis ko ring tinapon kaya nagsalubong ang kilay niya. I said I want to go home. Open that door and let me go out. Ano ba? Bahagya ko siyang pinaharap sa akin at ngayon ko na-realize sobrang lapit pala namin. Bahagya ko napa-atras para hindi ako tuluyang dumikit sa dibdib niya. Napansin niya ang ginawa ko kaya tumaas din ang isang sulok ng labi niya. I said no, Ivana Alcantara. Marien ngunit dahan-dahan nasambit ni Wilson. Kaya hinampas ko siya sa dibdib na pinagsisihan ko kasi naramdaman ko kung gaano kainit ang katawan niya. What do you expect? To seduce you? Come on Wilson, you are better than that. Bulyaw ko kaya bigla nagdilim ang mukha niya. Shut up, I won't touch you. Sabi niya sa kasarkastik akong natawa na mahina. Really? So Monique is just riffling? Hulaan ko, hindi ka ba umuulit ng babae? Sabi ko habang natatawa ng sarkastiko. I can't believe that those scenes in the book that I wrote is true. The leading man is a playboy who owns a big company. Great! I am facing a living fictional character right now. Just sleep. Sabi niya takmang aalis sa harapan ko pero mabilis ko hinawakan ng kamay niya. I am amazed because you're acting like a gentleman. I said. Binitawan ko ang kamay niya. Dahil parang akong nahihipnotismo dito. I smirked at him because I want to hide that I am affected. Of course, he is a Greek god and he is topless right now. When you kiss me back, every time I kiss you, do you often think that we can make love? Bulgar na tanong ko kaya't umigting ang panga niya. Miss Alcantara, you are not my boss right now, sir? Sabi ko habang nakatitig sa mukha niyang nagpipigil. Nagpipigil ba siya ng inis? Lalabas na ako. Use this room and just go home when the sun started to show. Malamig na sabi ni Wilson. Saka ako nilampasan pero mabilis akong pinigilan ko siya. Nagsawa ka na ba kay Monique? Ano ba ang qualifications para magustuhan mo isang babae? Pasok ba ako o hindi?
Natatawang tanong ko kaya inis niya akong binalingan. Hindi ko inaasahan ang paghawak niya sa parehong balikat ko bago ko tiningnan ng mariin sa mga mata. My lips parted in shock when I saw the fire in his eyes. Do you know that having you in my room right now is a complete torture? Stop mentioning someone's name. Baka hindi ako makapagpigil. Sabi niya kaya nanindig lahat ng balahibo ko sa buo kong katawan. Naparunok ako ng dahan-dahan, lalo na nang mapatingin siya sa mga labi ko. No, hindi ako pwede magpadala. Giving myself to him is not part of my plan. Ang inisin lang si Monique ang gusto ko. My plan was already successful. No! Nangihinang sabi ko dahil unti-unti na nagiinit ang katawan ko. This can't be. No way! Don't start if you won't able to finish it. Sambit ng binata at saka ako binitawan. Nawala ako sa sarili ng mahimasmasan ako. Mag-isa na lang ako sa kwartong to. Ilang beses akong napabuntong hininga bago ako tuluyang nakampante. At sa pagkakataong iyon, naamoy ko na ang sarili ko. Kagad ako napangawi ng maamoy ang iba't ibang klase ng alak sa akin, pati na rin ang usok. Unti-unti akong tumayo at lumapit sa isang pinto. Dahan-dahan ko yung binuksan at napaawang ang labi na makitang isang napakaganda at napakalaking bathroom. May pinto rin sa isang gilid na sa palagay ko ay walk-in closet. He is really rich. This bathroom is as big as my whole condo. Nakakalula. At mas nalo pa akong na-amaze dahil sa bathtub na malaki, kaharap mismo na isang salamin na tanaw na tanaw ang kagandahan ng city. Nalaglag ang pangako. I want to live in a place like this. This is so breathtaking. Ilang minuto ako nakatanaw sa view ng city hanggang sa maisipan kong maligo. Ang lagkit at ang baho ko kaya't wala na akong pakialam kung pinakailaman ko naman ang gamit niya. I slowly strip my clothes until I become naked. Lumapit ako sa shower. Akmang bubuhusan ko palang sana iyon, kaso biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napasigaw ako na makita ko si Wilson. Wala siyang reaksyon. I tried to cover my treasures but I couldn't. Lumabas ka! Sigaw ko at hindi alam kung tatalikod ba ako o ano. Akala mo kung nasaan ka? Mahinang sabi niya na parang normal lang sa kanyang lahat, kaya nalaglag ang pangako. Binuksan niya ang pinto. Pumasok siya doon habang ako nanatili lang na tulala. I am naked. Ilang sandali pa ay lumabas siya mula sa walk-in closet. Nakita ulit ng mga mata ko at napatingin siya sa akin. I saw how he roamed his eyes around my body. Umigting ang panga niya matapos yon saka mabilis siyang tumalikod. I already prepared the clothes that you can wear. Sabi niya bago tuluyang lumabas. Wala sa sariling kumuha ako ng robe na nakasabit kasama ng mga towels at saka nagmadaling lumabas. Naabutan ko siya nakaupo sa ibabaw ng kama habang nakapikit ng mariin na parang sobrang laki ng problema. But the thing I noticed the most was the bulge in his pants. Napanunok ako at nang mapatingin ako sa mukha niya, agad nagtama ang mga mata namin. Nanghina kaagad ako nang makita ko ang nag-aalam niyang mga mata. What do you want me to do, woman? Seryosong tanong ni Wilson. Mabilis ko siyang tinalikuran para bumalik sa loob ng banyo, pero nagulat ako na maramdaman ko siya sa likuran ko. Sinara niya ang pinto ng banyo, saka pinaharap ako sa kanya. I swallowed before looking into his eyes. You are such a tease. Maraing sambit ng binata at di alam kung bakit ako nanginig dahil doon. I will take a bath. I did not able to finish my words because he attacked me with his kisses. Napaawang ang labi ko dahil mabilis ako nakaramdam ng tila kuryente na dumadaloy sa katawan ko. I held his arms gently to get some strength. His aggressive kisses became passionate. I kissed him back and I slowly closed my eyes. Dahan-dahan niya akong dinikit sa katawan niya, kaya't nilipat ko ang braso ko sa batok niya. I kissed him deeper. Napaungula ko lalo pa na maramdaman ko ang kamay niya sa likuran ko. I arched my back. And in that, I felt how hot his body is. Hindi niya itinigil ang paghalik sa akin, kahit na hindi ko nasuklian ng maayos. I encircled my legs around his lips. Kagad siya naglakad at ilang sandali pa, narating na namin ang kama. He untied my robe first before putting me above his bed. Napaungol ako, lalo nung pumaibabaw siya sa akin. I already got drowned by his kisses and touch. Tuluyan niyang hinubad sa akin ang robe na suot ko, kaya tuluyan nang naging lantad ang aking hubad na katawan. Napasingap ako nang tumigil siya sa paghalik sa akin para titigan ako. His eyes were full of fire and I know that it mirrored mine. You started this.
Mareeng sambit ni Wilson, saka muli akong inatake ng halik na kaagad ko rin tinanggap. I could feel his hands all over my body. Nakaramdam ako ng hiya sa una, pero tuluyang natupok ng apoy ang katawan ko. I could not control my feelings, at tuluyan na akong inangke ni Wilson. Nakaramdam ako ng labis sa pagod. Ilang halik pang ginawad niya sa noo ko bago ko pumikit. I am your first, he whispered before I fell asleep because of too much tiredness. Ang huling naalala kong mainit niyang yakap sa ubad kong katawan, I gave him my treasure. Nadala ako ng init, nagpadala ako sa apoy. I let myself get burned. Nagising ako dahil nakakasilaw na liwanag ng araw. I moved a bit, but I suddenly gasped when I felt a strong pain between my thighs. Nalaki kaagad ang mata ko nang maalala ang nangyari. Everything that happened starts flashing back inside my head. The scene on the bar and how he brought me here. I could also remember the way we moaned and the way he owned me. Nanginig kong tinignan ang katawan ko. I am wearing a black huge t-shirt without anything inside. Namasa ang mga mata ko dahil sa hindi ko inaasahan to. I was too drunk by his kisses. I was too weak. Nadala ako. Why? He got my virginity? Natigil ang pag-iisip ko nang bigla. Bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi ko kagad nakita ang mukha ni Wilson dahil natamaan niyo na sikat ng araw na sumisilip sa malalaking kortina. But when I get to see him, I gulped. He's just wearing his boxers and is walking towards me. Morning, breakfast? He said using his deep voice, so I bowed a bit. Hindi ko alam kung paano ko isa-isahin ang mga pangyayari. We had make love. What should I expect? I seduced him. It is my fault. Have you seen my phone? Mahinang tanong ko nang di tumitingin sa kanya. I ordered some to get your car last night. I asked someone to open it since I don't have the key. It's in the company's parking lot and they brought your bag here. Sabi ni Wilson kaya napabuntong hininga na lamang ako. Tatayo sana ako kaso napangawi na lang ako sa sobrang sakit ng gitnang bahagi ng katawan ko. And saw that so he held my waist to help me. Your bag is in the bedside table. I thought you clothes. I made secretary bought it. He said so I slightly touched his arm. Anong oras na ba? Tanong ko sabay tingin sa kanya. Nanayo ang lalamunan ko na makita siyang titig na titig sa akin. 6, he answered while looking at me. Napaawang man ang labi ko kahit dahan-dahan siyang yumuko para bigyan ako ng simpleng halik sa labi. He gently sucked my lips. I was about to kiss him back but he stopped. So casual, huh? I got your first, boss, he said. I rolled my eyes and he chuckled. Stop talking, sabi ko pero binuhat niya lang ako pababa sa kama. Tumaas ng bahagyang damit na suot ko at si Wilson na nag-ayos niyon. Bahagyang nag-init ang pisngi ko sa kaisipan na nakita niya na ang lahat sa akin. He even kissed every part of me and that's crazy. I need to take a bath, sabi ko. Feel free. Your clothes are in the walk-in. Halos takbohin ko papunta sa banyo niya. Kabog ng kabog ang puso ko at hindi ko alam kung bakit. Nang maisara ko ang pinto, inapapikit ako ng mariin. Para ko lumulutang sa ulap. His touch, I could still feel it. Ramdam na ramdam ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Biglang may tumulong luha galing sa mga mata ko. I had a few boyfriends back then, but I just kissed them. Halik pa lang ang nagagawa ko. This is so crazy. Naalala kong ginawa ko kay Wilson nung una kami nagkita. Nagising ako at agad na ng lamig. This is too far. This is not right. Tama nga si Eliza. He is a typical billionaire who make love and leave. But I started it. Gusto kong saktan ang sarili ko. He is a great God. He is a living God. He's perfect. Fine, I'm attracted to him. But I'm sure he will forget everything after this. Napabuntong hininga ako at saka umiling. At ako ang nabulag sa sarili kong laro. Naligo ako at sinabon kong lahat ng bahay ni Wilson sa katawan ko. But I used his shower gel, so how could I erase his traces? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.